Umakyat na sa 411 ang person under investigation ang kaso sa kaso ng COVID-19 dito sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Pangulong Duterte siniguradong nakikipagtulungan sa mga medical at pribadong sektor kontra panganib ng COVID-19. At COVID-19 na nakaapekto umano sa paghina ng benta ngayong araw ng mga puso. Magandang araw, ako po si Alzel Laguardia. Sa kapapasok lang na balita na ibaba sa Alert Level 2 ang alert status ng Taal Volcano ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX. Ito ay matapos ang tatlong linggong pailan-ilan na mahihinang lindol at mahinang steam-laden plumes na nailalabas ng bulkan. Ang mga ganitong aktibidad ng bulkan ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng posibilidad ng pagputok nito ayon sa PVOX. Ngunit ipinahayag din ng ahensya na manatiling alerto ang publiko dahil may posibilidad pa rin itong iakyat pabalik sa Alert Level 3 kung sakaling magbago ang aktibidad nito sa mga susunod pang mga araw. Matatandaang umabot ang Bulkang Taal sa Alert Level 4 noong 12 ng Enero. Sa ibang balita, base sa datos ng Department of Health, naitala na sa bansa ang 33 na dagdag na pinaghihinala ang kaso ng Coronavirus Disease 2019 kahapong umaga. Umabot na sa 411 ang kabuuan ng Persons Under Investigation o PUI dito sa bansa. 230 sa kanila ang kasalukuyang naka-admit sa iba't ibang ospital at 206 na nagnegatibo ay nakalabas na. Samantala, ang pagkamatay ng 2 PUI ay naiulat na ng mga kinauukulan. 2 sa 3 nagpositibo ay nakalabas na matapos itong gumaling. Ang isa naman na nasuri na may COVID-19 ay namatay habang ito ay nasa San Lazaro Hospital sa Maynila. Nasa 80 kaso ng PUI ang naka-admit sa Metro Manila na siyang naitala na pinakamataas na bilang. Sinundan ng Central Visayas na mayroong 35 PUI na naka-confine sa mga medical facilities at 29 naman sa Central Luzon. Nagbigay ng opisyal na pahayag si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa Coronavirus Disease 2019 sa pamamagitan ng Presidential Communications. Ayon sa Pangulo, 3 kaso pa lang ng COVID-19 ang kumpirmado sa bansa at wala pang naitatalang Pilipino sa mga ito. Dagdag din niya na wala pang ebidensya ng local community transmission ng sakit sa bansa. I call on our people to remain calm, vigilant, responsible. And I also ask your trust and cooperation, support as we face the challenge. Tayo ay mag-isa, together as one nation, this challenge can be overcome. Iginiit din niya ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa World Health Organization o WHO, medical societies at private sector sa paghahanda sa anumang posibleng mangyari. Pinaalalahanan din niya ang mga Pilipino ng panatilihing maghugas ng kamay at takpan ang bibig sa pagbahing. Paalala ng Presidente, huwag maniwala sa anumang mga haka-haka, bagkus ay sa mga ulat lamang daw ng gobyerno at WHO maniwala. Matatandaang naiuwi na ang unang pangkat ng mga OFW mula sa Wuhan, China, na ngayon ay kasalukuyang nasa obserbasyon ng Department of Health sa kanilang quarantine site sa Athletes Village, New Clark City, Tarlac. Samantala, tatanghaling Miss Volleyball si Cherry Ann Rondina sa gaganaping SMC Philippine Sports Rider Association Annual Awards Night matapos magdala ng karangalan para sa UST at sa bansa. Ang gabi ng parangal ay gaganapin sa ika-anim ng Marso sa Centennial Hall sa Manila Hotel. Si Rondina ay hinirang na Most Valuable Player o MVP noong nakaraang UAAP Season 81 at nag-uwi rin ng maraming medalya para sa bansa noong nakaraang 2019 Southeast Asian Games. Double MVP winner din si Rondina sa nakaraang UAAP Inter Volleyball na nagkamit ng silver medal at gold medal naman para sa beach volleyball kasama si Baby Love Barbon. Kasama rin ni Rondina si Brian Bagunas ng NU Bulldogs na mabibigyan ng parangal. Samantala, noong Sabado po, formal na sinimulan ng universidad ang malawak ng pagsuri sa mga individual na pumapasok sa lahat ng mga gusali gamit ang thermal scanners, kung saan madaling natutukoy ang temperatura ng isang tao.
Bagamat kabilang ang prosesong ito upang mapaghandaan ng universidad ang banta ng 2019 coronavirus disease o COVID-19, umani ng samut-saring reaksyon mula sa mga tumasino ang mahabang pila sa mga pasukan ng iba't ibang gusali. Kita ang mahabang pila sa St. Raymond's Peñafort Building kung saan dito ang mga mag-aaral na mula sa College of Commerce and Business Administration at Faculty of Arts and Letters. Isa po ito sa may pinakamahabang pila sa mga nakalipas na araw dahil sa rami ng estudyanteng naghihintay para makapasok dulot ng thermal scanner. Mula sa entrance ay halos umabot na sa UST Health Service ang haba ng pila. Nagbunga ito ng samut-saring reaksyon sa mga estudyante. Ani ng ilan sa mga mag-aaral na mas ramdam nila ang seguridad at paghahanda laban sa COVID-19 dahil hindi basta-basta makakapasok sa loob ng universidad ang taong may lagnat, gayon din para maiwasan ang paglaganap pa nito. Ngunit ayon naman sa ilang mga estudyante, nagdudulot ito ng pagkain o sayang sa oras sa mga taong pumipila upang makapasok sa kanilang mga silid-aralan. Dagdag pa ng mga mag-aaral ang tanging paggamit ng iisang thermal scanner para sa lahat ng mga estudyante sa isang gusali ay isa sa malaking bagay upang makapagdulot ng mahabang pila na siyang aniyang kumakain ng oras. Iminungkahi naman ng universidad na mas agahan pa ng mga tumasino ang kanilang pagpasok upang maiwasang mahuli o malate sa klase o trabaho dahil sa inaasahang paghaba ng pila sa mga pasukan. Kaugnay din po nito, hiling din ng University Administration na habaan pa ng komunidad ang pasensya at kooperasyon nito sa proseso ng pagsusuri gamit ang thermal scanners dahil ito ay bahagi ng kanilang malawakang aksyon upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa universidad. Ngayong pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, naglipa na naman ang mga nagbebenta ng mga regalong may kaugnayan sa pagmamahalan. Para naman sa presyo ng mga bilihing pangregalo, ang lobo po ay umabot sa 5 piso kada piraso. Naiulat din ang pagtaas ng presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa kadahilan ng pagkukulang ng supply dahil sa pagyelo sa Baguio at sa iba pang pinagkukuhanan, katulad na lamang po ng sunflower na umabot na sa halagang 250 pesos. Sa isang bungkos ng iba't ibang mga bulaklak, depende sa bilang ng tangkay, ay nagkakahalaga mula 400 hanggang 800 pesos. Para naman sa rosas, isang palumpon ng mga light colored ay maaaring mabili sa halagang 650 hanggang 1,000. Ayon naman sa mga nagtitinda sa lapitan, noong nakarang taon po bago mag-Valentine's Day ay marami na ang nagpapareserba ng bulaklak o di kaya ay mabenta na ang mga teddy bears, chocolate at balloons di tulad ngayon. Ayon sa mga nagbebenta, maaaring isa sa mga dahilan ng paghina ng kanilang benta ngayon ay ang paglipanan ng COVID-19 o Coronavirus Disease 2019 na pinayuhan ng DOH na ang mga magkasintahan na huwag munang maghawak kamay at pumunta sa mga lugar kung saan maraming tao. Kaya may mga pakulo rin ang iba't ibang natitinda na imbis na bulaklak ay mga sanitized gift tulad ng alcohol, hand sanitizer at iba pang kagamitan upang mapanglagaan ang katawan na siyang ginagamit para maiwasan ang COVID-19. Samantala, inihahandog po ng Light Rail Manila Corporation ang extended train service hours sa araw na ito sa LRT1 kaugnay sa pagunita ng Araw ng Mga Puso. Ang huling tren na nagmumula sa Baclaran Station ay hinabaan hanggang alas 11 ng gabi at mula naman sa Roosevelt Station ay hanggang 11:15 ng gabi. Ang pag-extend na ito ng LRT1 ay umani ng nakakatuwang reaksyon mula sa mga netizens. At yan ang mga balita at impormasyon ngayong araw. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Lunes. Happy Valentine's Day mga tumasino! Naway ating payabungin ang diwa ng pagmamahalan at kapayapaan sa isa't isa. Muli ako po si Aljela Guardia, maging mapanuri at makialam. Ito po ang Tiger News Daily.